Pachi. Come on, Pachi. This is my 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 Pachi. Jojo and Simba. Come here. Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's Viva Gandashan. And for today's video guys, bibigay ko ako ng impormasyon para maihanda niyo po ang sarili ninyo, ang mga kasama niyo sa bahay, syempre ang puppy din na i-adapt niyo para masanay siya sa magiging new environment niya. Simri! Hello Simri! Hello Simri! Simri, Simri, Simri! Share ko lang sa inyo ang experience ko bilang isang 10 years breeder na ng American Akita. Chow Chow! Ano pa ba? Poodle! Toy poodle. Ngayon, wala na po kaming American Akita and meron pa pala Belgian Malinois yun before. Pero tinanggal na po namin, pina-adapt na po namin yung mga big dogs namin kasi medyo mahirap alagaan, lalo na ako yung nag-aalaga. So, syempre, babae tayo. Ang hirap magpastol or mag-run ng asong malalaki. Ang hirap mag-alaga at mag-maintain. Ang naiwan na lang po na dogs namin dito sa kennel ay Chow Chow, yung lucky dog. Yan. And dalawang toy poodle. Yan. So guys, breeder po talaga kami ng mga aso. Pero hindi as in sobrang talagang nagbe-breed ng maramihan. Ano lang, talagang alaga rin po namin. So, kami yung breeder na pinimake sure namin na kung pinimake sure namin na yung mga tuta ay mapupunta sa maayos na magiging fur parents nila someday. So, ngayon, sobrang thank you nga pala dahil ang daming naging interesado dun sa aming brindle, toy poodle. Sorry po at sold na po siya. Nasa magandang kamay na po siya na maalagang fur parent. Meron pa po kaming isa, pero reserved na po siya at i-release na po namin sa January 16. Ito nga po pala, dito sa video na to, magbibigay ako ng tips kung paano yung gagawin nyo once na nakuha nyo na yung inyong dog or yung inyong pup. So, ano yung gagawin mo sa unang araw na nakasama mo yung puppy na nabili mo or inadopt mo? So guys, make sure pala na bago kayo bumili or mag-adopt ng puppy, make sure na nasa tamang edad siya, 2 months pataas. Huwag po kayong kukuha ng puppy na dumododo pa kasi medyo mahihirapan silang mag-adapt sa new environment at saka yung pag-switch sa dog food. Saka medyo mababa pa yung weak pa yung kanilang immunity, yung kanilang immune system. At saka make sure na meron na silang vaccine na 5-in-1, na deworm na sila at least 3 beses. Then, kapag bibili kayo ng puppy, i-check nyo muna kung PCCI ba siya, kung pure siya. Alamin nyo kung sino yung dam and sire, yung nanay at yung tatay ng puppy. Kung naghahanap kayo ng may papers, tignan nyo yung papers nung yung dam and sire ng puppy na bibili nyo. Sa ngayon guys, kasi dahil pandemic, mahirap pong magpa-register sa PCCI. So, mas marami po ngayong nag-o-offer na walang PCCI. And make sure guys na yung puppy na kukunin ninyo, i-check nyo yung kanyang balat kung meron siyang katikati. Kasi hindi natin may iwasan yan dahil hindi pa sila naliligo. Yung iba kasing mga breeder, hindi rin napupunasan agad kasi nga hindi pa naliligo. Pero sana, pagkatapos kumain, pagkatapos mag-poop, meron tayong wipes, yung hindi masyadong mabango. Yung pang baby na wipes yon, ipunasan natin yung ating puppy yun, pagkatapos mag-poop at kumain. Kasi meron mga dog, mama dog, na talaga namang kinakain nila yung poop ng kanilang mga puppy. Pero kapag nakatikim na kasi ng dog food yung puppy, hindi na kinakain ng mama dog yung poop ng kanila. And guys, so yun nga, kailangan mayroong vaccine yung bibili nyo. Make sure na na-deworm na siya. And, guys, dapat ready na rin yung paglalagyan.
ng puppy sa bahay ninyo, ilayo nyo na yung mga kalat ninyo, ilayo nyo na yung mga ngat-ngat, huwag nyo siyang ilalagay sa malapit sa may mga saksakan. Hanggat maaari, yung feeding bowl niya ay stainless kasi mas madaling hugasan at hindi nag-i-stay talaga yung bacteria at virus dun sa stainless na feeding bowl. And huwag po kayong bibili yung alam niyo yung treats, yung parang buto, kasi bleach po yun eh. Magbigay na lang po kayo ng treats sa kana kapag medyo malaki-laki na siya, then yung mga beef jerky yun. And ano pa, yung collar, make sure na bago. Or kung walang mambago, make sure na malinis, in-sterilize nyo. Kasi puppy pa sila, pwedeng yung collar na yon sa dating aso ninyo ay merong ng bacteria or may virus na. At guys, ito pa pala, kapag nakuha niyo yung puppy, hanggat maaari, kung halimbawa, kaka-vaccine lang niya, huwag niyo siyang papaliguan ng 1 week, huwag niyo paglalaruin, ilayo niyo sa ibang aso, huwag niyo pasasamahin sa ibang aso. Yun. Hanggat maaari, huwag niyo siyang ilalabas. Hanggat maaari, kung hindi pa kompleto yung kanyang vaccine, doon lang siya sa loob ng bahay niyo, sa crate. Yan, kung meron siyang small cage, kung maliit lang yung aso. Hanggat maaari, hanggat hindi pa kompleto yung vaccine, doon lang po muna siya sa inyong loob ng bahay. Kasi sa labas, sa hangin, nakukuha yung mga distemper. Halimbawa, may aso, may distemper na tumapat lang sa bahay nyo, pwedeng makuha ng puppy. Or merong, halimbawa yung sapatos nyo, nakatapa kayo ng poop ng aso na merong parvo, tapos dinlagay nyo sa labas ng bahay nyo na amoy ng tuta, pwede po siyang magka-parvo. Kahit po may kahit po na-injection na siya ng isang beses, make sure po na at least after 2 weeks po kasi yung effect ng injection na in-inject ng, sabi sa akin ng doctor po, sabi ng vet, 2 weeks daw yung effect nun para magkaroon ng maging immune yung aso dun sa parvovirus. Pero kahit nga may 2 shots na, nagkaka-parvo pa rin. So pag-iingat, mas maganda bago nyo ilabas yung tuta nyo, kumpleto na po yung kanyang vaccine. Yan. Saka syempre, check nyo din, baka may puto yung aso. At guys, tandaan po natin, bago po tayo kumuha ng aso sa breeder, make sure na alam po natin yung breeder, kilala po natin. I-check natin yung kanilang page kung talaga bang legit na nagbibenta sila ng ganitong aso kasi marami din pong nang i-scam. I-check po natin yung page ng breeder kung talagang existing at kung meron bang mga proof of transaction na sila. Kasi marami pong scam na yon na nagbibenta ng aso. Tapos sinasabi na pure yung aso pero hindi naman pala. Tapos dun sa kanilang page, makikita natin guys kung gano'ng kalinis ba yung kanilang kennel. Kung meron tayong time na mag-kennel check, gawin po natin para makita natin yung kung paano yung style ng breeder mag-alaga ng aso, kung mahal ba nila yung asong inaalagaan nila, kung malinis ba yung paligid ng asong inaalagaan nila. Kasi tendency, kapag malinis, maayos mag-alaga yung breeder, hindi ka makakabili ng may sakit na aso, ganun. Healthy yung asong mabibili mo. At kapag ready na guys ang lahat, kunin po natin yung kanilang vet record. Make sure na kukunin natin ito. Make sure na may mga stamps yung may mga sticker kung ilang vaccine na at ilang deworm na. I-check nyo rin doon kung kailan siya susunod na iba-vaccine. Kasi hindi pwedeng lumagpas yun guys. Kailangan kung kailan talaga yung schedule ng vaccine, sundin po natin. Kasi magba-back to zero tayo. Mababaliwala yung vaccine na binaksin sa kanya nung mga nakaraan. So uulit na naman po tayo. At ayaw natin yun kasi dagdag gastos. At kailangan ng puppy ng vaccine na ito, lalo na pag-parvo. Dahil protection nila ito sa virus, sa parvo. Tapos guys, kung wala pang 2 months yung tuta, huwag niyong papalikuan. Okay, punas-punas lang, huwag naman sobrang basa na punas. Tapos, bago kayo umalis sa breeder, limbawa ready na, kunin niyo yung vet record. Yung PCCI, kung merong PCCI, make sure na napirmahan ng owner yung PCCI. Ha? Make sure na pirmado po yun. Kasi kung hindi, limbawa nanganak na yung puppy niyo, babalik na naman kayo sa owner para nung dating may-ari para ayun, ano yun, istorbo para dun sa pagpuproseso ng PCCI. And then bago kayo umalis, i-check nyo, patayihin nyo muna yung aso. Makikita nyo kung dry yung tae, kung nagtatae, kung may dugo, kung may worm.
So, the usually, hindi sobrang tigas, medyo malambot, pero nadadakot. Ganun po yung itsura ng tamang tae ng aso. Tapos guys, sabihin nyo dun sa breeder na kung halimbawa ngayon nyo kukunin, huwag munang pakainin ng 3 oras yung puppy. Kasi pag inano nyo yan, kapag tinravel nyo yan, magsusuka lang yan. Huwag din muna masyadong painumin ng madami kasi nga magsusuka. Pagdating sa bahay ninyo guys, maghintay kayo ng 1 oras bago nyo pakainin yung puppy. Bigyan nyo ng distilled water, basta yung water na huwag muna galing sa gripo. Hanggat maaari. Tapos yung dog food, wag po yung matigas. Ibabad po natin ng mga ilang minutes yung dog food sa tubig. Tapos make sure na ano siya, malambot na siya, and durugin po natin. At kapag dog food, puppy dog food po, kapag puppy lang po ang ating aso. Kasi ang puppy dog food, mas maraming vitamins, mas maraming nutrients kaysa sa adult dog food. Saka syempre, pag puppy po, mas maliliit po kasi yung dog food na puppy. So, mas madali siyang nguyain ng puppy. Or kung hindi man siya kumain pa ng dog food, pwede siyang Cerelac banana. Huwag po muna natin siyang isasama sa ibang aso pagdating na pagdating sa inyong bahay. Kasi mahihirapan po siya, matatakot siya, at alam niyo yon, parang stranger siya pagdating niya sa bahay, tapos ipapakilala niyo agad siya sa ibang aso. Hintayin po muna natin ng mga ilang araw bago natin siya ipakilala sa mga ano niya, sa kanyang mga kaaso, ganun. And then wag muna po nating ilalapit kung may mga kids tayo yung aso, kasi tendency niya na hawakan, makamalamutak. Eh, wala pa namang vaccine na anti-rabies. Yun po ang iniiwasan natin. Baka makagat ng tuta, hindi pa po alam ng tuta, wala pa siyang proper training, hindi niya alam yung gagawin niya, baka makalmot yung anak ninyo. Iwasan lang po natin yun. Saka na lang natin ipakilala sa ating mga kids kapag meron na siyang anti-rabies vaccine. Yun po yung last na vaccine niya. Tapos, make sure na meron tayong shampoo ng dog, Saint Roche. Roche ba yun? Yung magandang ginagamit sa puppy. Natural siya, mabango, saka hindi bumabaho yung aso gaano. Huwag muna natin lagyan ng cologne or powder kapag puppy pa. Kapag medyo matanda na siya, doon pwede na tayo mag-dry shampoo, mag-powder, mag-cologne doon sa ating puppy. Meron din tayo dapat nail clipper para lagi natin i-nail cutter, parang ganun yung kuko nila. Tapos brush, yun. Kung toy poodle, dapat po weekly, binabrush po natin siya kasi nagtatanggled yung kanilang kuko. Ganun din po sa chow chow. Don't forget to give extra time dun sa ating mga aso kasi umaasa sila sa atin. Kasiyahan nila yung paghimas natin sa kanila. Maging alert tayo kapag tatae sila. Dapat alam natin kung anong oras sila tatae. Halimbawa, ako kasi, alam ko na kapag pinakain ko yung dog, yung puppy, inilalabas ko na siya. Pagkatapos siyang kumain, lalabas ko na siya. Lalagay ko siya sa spot kung saan dapat lang siyang kumain. At guys, kung gusto niyo matrain yung aso pagdating na pagdating sa bahay ninyo, halimbawa pagkatapos kumain ng aso, ng puppy, ilabas niyo na siya or ilagay niyo siya sa spot kung saan doon lang siya pwedeng tumae at umihi. Pagkatapos kumain, ganun laging gawin niyo. Ilagay niyo siya doon sa spot kasi for sure, tatae at iihi yan. And yung pag-ihi niya, usually, every 2 hours or 3 hours pag puppy, ilabas niyo siya, lagay niyo siya sa spot na kung saan siya pwedeng umihi. Kapag aksidente yung naihi siya doon sa crate niya, huwag niyo papaluin. Ano niyo lang, punasan niyo lang, continuous niyo lang, gawin niyo lang lagi na sa tuwing tatae at iihi siya, ilalabas niyo siya. Malalaman niyo pag natatae yung aso or naiihi, ikot ng ikot niya, naghahanap siya ng place kung saan-saan or singhot ng singhot sa sahig. Ganun. Gawin nating routine yan, yung pagpapapoop at pagpapaihi sa tamang oras yung aso natin para maiwasan natin yung linis ng linis na iba't ibang parte ng bahay. At tandaan po natin, hindi po biro ang pag-aadapt ng aso, hindi po biro ang pagkakaroon ng aso. It's a commitment po. Kasi sa atin po sila aasa sa kakainin nila, sa pagpapaligo sa kanila. At syempre, hindi lang naman po pagpapakain at pagpipit at pagpapaligo ang kailangan ng aso. Kailangan din po nila ng affection, paghimas, kasi yun po yung source of happiness nila. Saka, kailangan din po natin silang i-walk. And guys, yan lang po ang may share ko ngayong araw na ito. At kung nagustuhan niyo po itong aking naging video,
i-like and subscribe niyo po ang aking YouTube channel, Viva Kardashian. At magpuproduce po ako ng mga dog tips sa ating mga fur parents, kung paano mag-alaga, kung paano mag-train. Kasi ako, gustong-gusto ko rin pong nag-train sa mga puppy kapag may time. Then, kung halimbawa gusto niyo po, turuan ko kayo kung paano yung normal na pagpapaanak ng ating aso para hindi tayo kabahan. I-vlog ko rin po yan. Kasi madalas po ako nagpapaanak, kami nagpapaanak ng aso, yung normal, hindi kung ano yung mga na-experience namin, kung paano yung mga signs kapag mga anak na yung aso, kung anong gagawin kapag yung aso ay halimbawa hindi masyado makahinga, at kung yung aso ay hindi niya kinakain yung placenta niya, or hindi niya binubuksan yung cover ng anak kasi pwedeng mamatay. Ganun kasi yung aso namin na toy poodle. Ayaw niya, iniiwan, pag nire niya na, iniiwan na lang niya sa kung saan-saan. Kami na yung magtatanggal ng balot ng puppy. And guys, thank you guys for watching this vlog, at makita-kita tayo sa mga susunod na fur parents vlog about sa aso. Yan, next mga vlogs ko, magtuturo ako yung mga kailangan nating gawin, yung mga kailangan nating malaman about sa ating dogs, sa ating pets, sa ating best friend, payback time. And guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page, sa Instagram, Viva Kardashian. Thank you guys for watching this vlog, mga ka-R. See you on my next vlog. Bye!